in fairness to BBM. No? Subukan niyo magpresidente. Kasi ang dami mong iniisip eh. Nandun yung armed forces, nandiyan yung ano, marami kang... Simple lang sabihin lang ni BBM, utang ninyo, baka nyo yan. Traktado, okay? Makakita, kung yung kung yung barrel para sa resupply doon sa BRP Sierra Madre, ba't sila kailangan kalasin nyo? Pati lalagay sa bag pa. Eh, buo yung barrel na ganyan, naka-ready to fire. Eh, kasi sayang naman yung barrel, di mo magamit. Nakakalasin. Anong tukwa yan talaga, oh. Sorry, AFP, no? Gagalit lang ako dahil sa hindi na practical, eh, no? Tok sa kalaban nyo. Wala yan sa paramihan ng baril. Ibang walang baril, eh. Oh, natatalo pa yung may baril, eh. Ice pick lang ginagamit, o kutsilyo. So, wala yan sa kusina yung ano. Tignan nyo ito, mga... Yung atin niya, may baril doon sa bangka nila, eh. Nakuha yung baril, eh. That's the problem, eh, no? At saka hindi ako naniniwala. Sorry, AFP, ha? Sorry, ha? Pero, eh, ano lang, eh, nag-iisip lang ako. Pito yung tao sa barko, sa bangka, no? Sa RSIB, sa patrol, sa craft, no? Sa vessel, sa Navy vessel. Pito yung tao, pito yung baril. And then, sasabihin, i-deliver yung baril, kaya kalas-kalas, doon sa ano, sa BRP Sierra Madre. Eh, 15 tao dun eh. Oh, ba't hindi 15 yung barel? Ngayon, bakit eh, naglalagay kayo ng tao dun na may problema yung barel? Wala namang ganun sundalo. Ang sundalo, ba kung saan pumunta, nandun yung asawa niya, yung barel niya. So, bakit kalas yung barel? Eh, kasi nga, baka masyadong nasasakal yung, ano, sobrang masyadong restrictions. Bigyan nyo ng... Pagkakataon mag-isip yung mga sundalo natin. Pag ginanyan niya masyado, nagiging gago lalo tayo, nagiging tamukyo. Wala nang pagkakataon na mag-weigh, mag-isip kung ano yung tama't mali. In this case, tignan yung naging resulta. Kung meron silang baril na handa doon, no? It's not because I want a shooting, ek-ek na incident. Pero iba yung gusto mo yung magkaroon ng shooting incident kesa yung makadepensa kayo. At baka mag-deter, hindi mangyari, yun nangyari. Kasi, ayan na, lumalapit na. Tapos, yung binunutan mo, nag-warning shot ka muna. At pagka nagpumilit, edi pagka sumampa sila, tsaka mo barilin sa hita, o dun sa bird niya, mga matatapang eh. So, then, tapos eh, makukuha yung baril. Sayang, di ba? Kaya nga na, ay, ang, sorry, AFP, ang tingin ko, ang paniwala ko, baril nila yon, no, baril nila yon, pero, kinalas, at nilagay sa container, sa bag, conceal, para pwedeng kunin pag kailangan. Ang problema sa ganong sistema, too late the hero, pagkakailangan na. Samantalang kung nakasukbit yon o kung kahit, wag nang mahaba, sidearm na lang, may mga 45 sila o 9mm na issue, makagamit nila, mabubunod nila. At huwag kayo magpapapunta dyan ngayon na wala man lang kahit bayoneta. Let that be a lesson. No? So ngayon, anong gagawin natin? Wala, hintay lang tayo. It will pass, probably, na angalanganin lang tayo. Gaya na sabi ko sa kabilang channel, we should react in such a way na maibangon natin yung pagka-Pilipino natin. Because people there in mainland China are cheering their Coast Guard. Atin talaga yan. Dito po dyan yung mga Coast Guard natin, bigyan natin medalya. Pucha nga yung pinaglaban nila, wala nagawa mga Pilipino. Kasi ang tingin nila, hindi sila siguradong kanila yun eh. O kita nyo? Atin talaga yan, kaya paglalaban natin yan, yun yung na-frame sa mind nila. At ng kanilang propaganda, ng kanilang mga kwento-kwento, ng kanilang narrative. That's why we have to do something na baguhin natin yung ating ano, yung ginagalawan na parameters, yung rules of engagement. Huwag nyo, ang ano kasi, masyadong na-centralize eh. Na nagiging tanga yung sundalo natin, no?
magiging ano eh. Magkakaroon ng escalation lalo dahil sa kakaiwas ninyo ng escalation. Samantalang ang kalaban, ang China, hindi naman nag-iisip ng escalation. Hindi nag-iisip na kung ano yung ginagawa nila eh nakakasama na. Nananadya pa nga eh. So, yun yung problema. Okay. Basahin ko lang tong mga comment. Skywalker, good day. Kadadog, God bless you always. God, may God give the wisdom and knowledge always. Maraming salamat ha. Maraming salamat. God, to God be the glory. Lahat ng aking naiisip at sinasabi, opinion at kung anumang genius ang meron ay galing sa Panginoon natin. Yun, that I claim. God is my guide. God is using me. So, manggagamit. So, okay. Marco, mabuhay ka. First Captain Clemente. Dado na lang, Clemente. John Garcia, good afternoon, Commander Dado. Maraming salamat. Good afternoon. Mew Fus, is this something bad? I don't know. Marco, mabuhay ka, First Captain Clemente Senior. George, ano ito? Tadius Aguilar. Uy, member si, ano, George Tadius Aguilar. May star siya, no? Thank you, ha, for joining. Mayong hapon from Bacolod City. Arch 0815. Sarap. Inyo naman, mami. Sorry, ha. Yeah, sarap upakan. O nga, di ba? Kakagigil. Paano na si BBM hanggang salita lang? Na in fairness to BBM, no? I don't like BBM. I am not for BBM. But in fairness to BBM, no? Subukan niyo magpresidente. Kasi ang dami mong iniisip eh. Nandun yung armed forces, nandun yung ano, marami kang... Simple lang sabihin lang ni BBM, utang na niyo, upakan niyo yan. Tarantado. Okay. Eh problema eh, iniisip niya, magkagera. Ayaw rin niya. Yun yung isa yon, no? You have to understand it from the point of view of the presidency. Now, iniisip ko nga eh, kung ako yung nandoon, kung ako yung nakaupo, pagagalitan ko si Omet. pagagalitan ko si Gibo. Pagagalitan ko lahat sila. Utang na yun eh, yupak. Ba't di nyo binira? Oh, yung ganun ba? Ba't di nyo binanatan? Okay. Hindi ba rin magkagulo-gulo na yan? Hindi yan, ano, ako bahala sa inyo, hindi magre-respond yung China na yan, gago na yan. Tatapang-tapangan lang yan eh. Oo. Eh tayo, matapang talaga tayo. Eh masama yun, matapang ka talaga. Tapos ikaw yung kinukulata ng mga nagtatapang-tapangan. Eh, sa, kaya nga, ano, depende, kanya-kanya yan eh. Pero maraming consideration. In fairness to BBM, he's the one ang nakupo ngayon doon. Kaya nga, siya yung nakakaramdam ng pressure. You have 119 million Filipinos to worry about. You have an economy so delicate na pwedeng bumagsak dahil sa declaration of war. Maraming mga bansang umaasa sa'yo na maging proxy ka. Mga ganun ba? At maraming mga OFW na nag-aalala sa mga pamilya nila. Ang maganda nga dyan, merong Filipino guerrilla forces na kahit papano na kahit walang utos ang gobyerno, walang coordination, walang suporta, at this is a purely private undertaking ng mga concerned na Pilipino. Ang inisip lang natin kung pumutok ito, eh hindi tayo mapupusoy. Yun lang yun. Ayaw natin mapusoy ang ating pamilya. Yan, masyadong malapit. Okay, so yun yung mahirap ang presidente. Kung Philip Live Good, hi sir, maraming salamat. Kamusta rin? Atila, kung kahit tila, kamusta na? Indecisive man leadership, sir, Dado. Noong nga eh, wala tayong magawa, pati pag-deploy ng mga NAVSOG. The Navy seems to be unaware of the PLA Navy surveillance and radar system sa WPS. Kaya mali yung pagpadala ng RHIB.
Sa totoo lang, ang ano lang doon eh, kung merong helicopter na gunship eh, naka-backup, yung communication constant pagka malapit na kayo sa hostile waters, nandiyan yung mga Coast Guard ng China, contact. Hello. Ayan na. Standby. Nandun na yung chopper. Pagka nagkagulo, mag-hover yung chopper, at pagka naging ano, eto kami, parang fire support, combat air support, inuupakan kami, yung banatan mo, o de, prrrt, o lubog sila, o de, incident. Ano ngayon, sino ngayon naiyak? China, hindi tayo. Mas gusto ko yung ganong posisyon. So mga magsasabi na, ay, mainit ang ulo mo, gusto mo ng gera? Hindi ko gusto ng gera. Ayaw ko ng gera, pero mas mataas yung ayaw kong masampal yung dangal ng Pilipino. Mga walang yang yan. China is trying to play chicken with us. Ginagawa nila yan, tinitignan nila yung reaksyon ng mga kakampi natin. Tinitignan nila ang reaksyon ng gobyerno natin. Hindi ba nakikita yun? Dapat pumalag tayo. Tingnan niyo yung Vietnam. Tinesting ng China. Pumalag ang Vietnam kahit mahina sila. Oh, may namatay. Oh. Pero ngayon ba? Ganong ginagawa ng China sa Vietnam kagaya ng ginagawa sa atin? Hindi. Nagdadalawang isip sila. Kung kunyaring, saan ka nakakita? Nandun sila sa exclusive economic zone. Tayo yung hinuhuli. Naknantokwaya naman oh. Sinong Pilipinong maniniwala sa mga otoridad natin? O, dituwan-tuwa yung mga nagbebenta ng droga. Doon tayo mag-relocate sa Pilipinas. Inutil ang Navy nila, o. Inutil yung ano nila, o. Coast Guard, o. Namang ginagawa ng China, takot na takot sila, o. O, sige, ganun. Ayun ako. Miles de la Cruz, watching from LA. God bless. Maraming salamat. God bless FGF. Thank you, Miles. Ilanan, Denver, GH, Economic Superiority. Skywalker, Sir Capdado, God bless you always. May God give you the wisdom and knowledge always. God is giving it always. Just have to pray na lang for guidance and it comes. Na ako, proven na yan. Churo, G.I., totoo po ba yung kumakalat na news na sinuntok ni Sarah si Bongbong? Okay yun ah. Okay sa... Maganda balita yun ah. Saan? Nasa pool ba? Sorry. Sorry, John. Tumatawag si Commander Bukay. Sorry, John ah. Naka-live ako. Eduardo Mariscal, Happy Abby TV, biglang walang news at media. Eduardo Mariscal, good afternoon po. Sir Enrique Marang, good afternoon. Happy Abby TV, dapat laging kasama ang media. Correct. Grabe yung, tignan nyo, di ba yung video tignan ninyo? Hanip, ano? Parang mga antingin sa atin. Parang mga... Kung talaga siya mga yan, oh. Eh, sabi mo, gaganyan pa yung mga kutsilyo, yung mga ano, yung mga bolo, yung itak, yung mga kutsilyo, yung bayoneta ba nila? Tapos, ihampas yung bubutasin yung ating, ano, inflatable boat. Gawa pa ng matinong tao yun. Hanip yan. Take away. It can happen anytime. Yung siklab, number one. Number two, kung wala pang gera, ganyan na ang asal ng mga puta na mga yan. Sorry for the word. Mga PI na yan, wala pang gera, wala pang state of war, ganyan na ang asal. Isipin ninyo. Ha? PN, Philippine Navy, NAVSOG, ginanyan nila. Isipin ninyo, mga kababayan, kung nagkaroon ng gera, paano kayo tatratuin, mga sibilyan? Kung paano nila tatratuin ang Pilipino? Yung armed forces natin at yung Coast Guard natin, kaya nilang tratuin ng ganyan. Mga balasubas nga eh. Kaya hindi dapat
kayo magtiwala sa mga hinayupak na yan. Magpapakita namang maganda, pero iba yung gagawin, and then pagdating sa narrative, tayo pa may problema. Tayo pa yung sinungaling. Tayo pa yung mga walang kwenta. Walang kwentang kaibigan yung ganyan. Kaya hindi dapat nating kinakaibigan. Ay, nako. Yan ang kakabahala. Kung kaya nilang gawin yan sa Navy natin, ano ang gagawin nila sa mga sibilyan natin? Pagka may gera na. Robert Adrales, good day, Sir Dado, watching from Kuwait. Nadidinig kaya kayo? Ilanan Denver, JH, always prepare ako magpa-draft. Okay, good luck, ha? Thank you. Ilanan Denver, prepared, okay. Bartolome Makalisang, Captain, is the FGF ready? The FGF? Not yet. May, wala. Yung barangay nyo ba, meron ng FGF? Oh, hindi pa ready. Makasasabi mong ready yan kung meron kang 42,000 na barangays na may barangay guerrilla unit. 1.2 million people. Right now, ang huling update, 2 weeks ago, is 180,000. Kaya, bungi. Now, good for you kung yung barangay ninyo ay may mga nag-forward at nag-create na ng barangay guerrilla unit. At kung kayo sa barangay nyo walang barangay guerrilla unit, you start forming your own barangay guerrilla unit. Kahit wala yung nasa itaas, kasi dadating at dadating yon. Ang mahalaga, sabay-sabay, as we speak, on this given month, by end of the month, mayroon na kayong barangay guerrilla unit. Oh, eh, patapos nyo akong panoorin, magtatawag ka, magkano, oh, pare-pare, mag-usap nga tayo. Ito, panoorin nyo nga itong si Commander, oh, panoorin nyo nga. Tama ba'y sinasabi? Ano palagay mo? Pag sinabing okay, ah, meron siyang katwiran. Oh, sama ka sa ano, ha? Sa squad natin. Magpo-form tayo ng squad. O, di may kasama ka na. Sa pamilya pa lang, eh, may kasama ka na, eh. Dalawa, tatlo, apat, gusto niyo, asawa niyo? Pwede. Kasi yung pamilya natin ang didepensa natin. Hindi yung gobyerno ng Pilipinas. Yung pagdepensa natin ng pamilya natin at ng ating barangay because of the barangay guerrilla unit, at you do that nationwide, 42,000 barangays, you are in effect defending the Republic of the Philippines. Government of the Republic of the Philippines and the Armed Forces of the Philippines, tinutulungan natin. It starts with the barangay. Ganun kasimple. So, kung napapanood nyo ako, like, share, subscribe. No? Nag-plug pe. Tapos, noski pads, ha? Tapos noon, papanood ninyo and then you start talking as a family, as a barkada, kaibigan, doon sa barangay nyo. Paalam nyo kay Kapitan. Kap, tingnan nyo nangyari doon sa West Philippine Sea. Di ba nakakabahala? Hanapin nyo yung video ng West Philippine Sea, yung pangyayari na tinaga yung mga bangka natin at naputulan yung daliri ng ano natin. Hanapin nyo. Kap, anong gagawin natin? Pagka nagkagera, paano na tayo? May Pogo dyan sa kabila. Oh, may 10 kilometro o 5 kilometro lang tayo sa Pogo. Etc. Imagine ninyo yung gagawin ng Inchik sa atin. Sa inyo, sa barangay ninyo. Eh, ginagawa nga nila sa Nabsog eh. Yung pambato, Navy SEAL ng Navy natin. No? Ay, nako. Kaya nga, sinong kapitan ang hindi papayag sa, sasang-ayon na maghanda kayong barangay? Ano bang illegal doon na mag-usap-usap kayo? O sige, isang squad na tayo. O, may organisasyon na kayo. O di, sabihin nga yung pangalan ninyo sa amin, meron na kayong ano. So when things happen anytime, meron kayong barangay guerrilla unit. Anong gagawin ninyo? Meron kayong gamit. Meron kayong something to defend yourselves with. Kung wala, you better start owning one or getting one. Ito nyo nga yung chiki, palakul. Palakul, bolo, sibat. Ay, kung meron kayong extra money, you better start applying for an LTOP. And you,
you research where you can buy a firearm. Maybe sa gun show, sa SM madalas yun, SM Mega Trade. So, okay, sa SMX, dun sa Mall of Asia, or you search for yung mga United Defense Manufacturing Company, Arms Corps, yung mga ganun ba, Squires, Ek-Ek, no, Bingham, ano ba yung mga local na baril dito? Eh, wag na kayo mag-ambisyon na mag-ari ng ano, mga foreign na baril, no? Dito na lang, makatulong pa kayo sa local na, no, gun maker. No, kung kayo nasa sa Cebu, de sa Danao kayo. de wag niyong ilalabas yung baril. Illegal yun. Wala kayong permit to carry. Illegal yun. Ulingin kayong polis. Wag niyong pang tututok-tutok kung kani-kanino na malakas ang loob niyo. So, legal lang tayo. So, kung meron kayong armas, alam niyo, may armas na kayo. O, nandun na sa bahay. And then, nag-uusap kayo. Pare, anong gagawin natin? Ganito, ganyan, ganyan. Panoorin natin lagi yung Filipino Guerrilla Forces TV kasi dadating tayo doon na kung paano namin kayo matetraining o kaya dito natin idadaan yung training o kaya magpapadala kami ng tao dyan sa lugar ninyo pagka-ready kayo. Ano, kung gusto nyo, puntaan ko yung lugar nyo eh. Ay, nako. Well, anyway, ganun yung ano. Are we ready? Of course not. But imagine nang wala kami, wala nag-iisip, wala yung Filipino Guerrilla Forces at panay politika lang pinag-aatupag namin ni Metran. Paano? Panay politika. Wala tayo, nakisaw-saw sa politika. Yay! Nag-resign na si VP Sara. Yay! Malapit na people power. Tapos nang biglang nag-declare ng gera. Patay tayo. Patay talaga tayo. Patay tayo. So, samantalang kung konti-konti, araw-araw, may nadadagdag, pa isa-isa, pa sampu-sampu, mga ganun ba, pa kumpanya-kumpanya, yung aggregate total natin, mula dun sa initial na count na 180K, nadadagdagan yon. Ang habol natin is 1.2 million all over the country, hanggang sa maging 4M, 100 kada barangay. Kaya ako, sinasabi ko sa mga commander, na maniwala kayo, pagka nagkaputo ka niya, nagkagera, kita mo, hindi lahat nag-volunteer sa inyo eh. Sa takot. Pero you know, ang isang platoon, kung ang dedepensa nyo 1,000 sa barangay, kulang isang platoon. Sipin nyo, saka nakakita, 30 kayong volunteer. 1,000 kunyari yung barangay o 500. Pati itong 500, ayaw mag-volunteer. Ano ba yan? Kung pwede nga lahat nga mag-volunteer eh. Dedepensa nyo yung barangay nyo, ano ba yan? Hindi ko naman barangay yan. Hindi ko naman bahay yan. Bahay ninyo, kabuhayan ninyo. Ganun lang kasimple. You will defend what is yours. You will defend your family. You will defend where you live, your way of life. Ngayon kung talagang maraming kalabat, umalis lang kayo sa inyong lugar para hindi kayo matigok. Kaya nga papasok doon yung sinasabi ko sa past vlogs, reviewin nyo na lang, yung provincial guerrilla maneuver unit. So merong provincial guerrilla unit, merong city or municipal guerrilla unit, at yung pinakamailalim, merong barangay guerrilla unit na nagsisimula sa squad ninyo. As a family, you start forming a squad. Kung kulang kayo, minimum na 7, yung kaibigan mo, best friend, kamag-anak, etc., katiwala, etc., you have a squad. That's good enough. Tapos nun, mag-form kayo ng another squad. Hanggang sa lumago kayo, maging platoon kayo. No? So, pagka nagkulang kayo, itong Provincial Guerrilla Unit on its own, merong naka-attach na Provincial Guerrilla Maneuver Unit at Provincial Special Operations Guerrilla Unit. Yung Special Operations, kami bala doon. Yun yung mga taga
at taga-ganon natin ang mga kalaban. Sila yung kukuha ng mga baril ninyo, no? Yung mag-i-issue ng baril ninyo. Hintayin nyo lang, pila-pila yan eh. Tapos yung provincial, guerrilla, maneuver unit, yun yung ibabakla, yung susuporta sa mga barangay na nagdedelikado kung maraming kalaban. Sila yung reinforcement. Okay? So, yun yung ano, ha? Atila, anytime sumiklab, and it's sad to say that the Philippines is not prepared for war. Yes, correct. The AP and the country is very weak militarily, correct. Inuna ng AP ang iso na pabayaan ang external internal security operations. Maraming gago eh. Maraming mga ano, yung mga makabayan block kalaban ng NPA, tapos pinapatanggal yung NTA-PERCA. Gusto na nga natin tapusin para matapos, matutukan yung ano eh, external threat eh. Sipin nyo ha, isa pa, tandaan nyo ha, 25,000 yun yung dami ng NPA mula noon nag-peak panahon ni Cory Ramos era. 25,000 armed forces noon, mga 80,000, 100,000, ang ngayon 150,000. 25,000, stress ko ha, 25,000, 50 years ang inabot, hindi pa tapos hanggang ngayon, meron pa natitirang 1-8. Ipapaharap natin yung AFP natin sa 2 million. Imagine, ano mangyari sa AFP natin? Para tayong mga hibang, you know? 25,000, stress ko na naman, 25,000 hindi natapos ng AFP natin yung insurgency na yan. 25,000. Ngayon, 180,000 AFP natin. Iaharap natin sa 2 million. You get the picture? Na meron 400 million na reservists. Sila. Kaya nga, if we are able to form yung Filipino guerrilla forces, I am confident, walang tatalo sa matapang na Pilipino na ang dinidepensahan ay ang kanyang pamilya, ang kanyang lugar na tinitirahan sama-sama sa barangay. Kasi yun yung experience namin, no? Filipinos helping each other against the armed forces. Ganun yung mga Muslim brothers natin, Pintakasi style, no? So, yan, you better start forming. Then thank you to sa mga naniniwala, thank you sa mga nagsusupport. Yung mga OFW, paano kayo makatulong? Yung iba, alam na mag-subscribe lang kayo sa channel. One way of helping, subscribe kayo sa channel, manood lang kayo sa mga sinasabi ko. Huwag naman kayo matulog. Makatulog kayo. Okay, tapos nun, isa yun, no skipping of ads, kung pwede, please lang, malaking tulong yon sa ating ads na revenues. Or, mag-join kayo. Pagka tinignan nyo Filipino Guerrilla Forces TV, may nakalagay doon join, pindutin nyo yun, nandun yung option, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Monthly yon na contribution. Tulong yon sa atin. Sa yon, mili kayo anong level doon. At may makikita ninyo yung mga nagko-comment na may mga star, iba-ibang kulay. Ngayon, first month nila, kulay blue. And then it will become blue-green or aqua, ganun ba? And then it changes color through the months, no? Hanggang sa maging pula, pagka matagal na. So, tingnan nyo, nandun naman yung code eh. Nandun yung ano. And thank you in advance dun sa mga nagpapamember. Yun ang malaking tulong. Ang lowest doon na supporter level 1 is 25 pesos. Kung multiply nyo in a year times 12, that's 300 pesos. No? Okay, kayang-kaya nyo yun.
Kayang-kaya na ano. Kung medyo gipit kayo, wag na. Ano na lang kayo, mga super chat, super sticker, super thanks. Pwedeng one time, big time na lang. So, pero yung manood lang kayo, okay na sa akin yon. Pero isipin niyo kung merong tayong maraming subscriber at nagpa-member, malaking bagay yon. Because we will be able to equip our guerrilla forces nationwide. Una-una lang kasi hindi naman one time, big time yung ano eh, yung funding natin na na-generate eh, by month yan. So, kung sino yung nakaform, nakapila na kayo. Way of support really is more on equipment, no? Hindi yung mga allowances, sayang kasi kung pala yung allowances, walang mangyayari sa allowances, di kayo ready to fight. Pero kung binigyan kayo ng way to fight, na yung barrel, kanya-kanya na kayo na produce. Kanya-kanya na kayo, L-top, no? Tapos nun, yung mga ano, sniper scope, mga night vision, mga ganun ba. It can be purchased sa internet eh, sa, ano, sa online. Marami naman eh. So, bibili, i-evaluate, pati drone. Larga vista, for long range. Yung o-ordering ko, pang ano eh, 20 kilometers eh. No. Mga ganun. Tapos yung sniper scope, 24 times magnification eh. So kahit senior na kayo, kahit malabo na yung mata mo, kahit may muta kayo, sipin mo 24 times, yung laki-laki nun. Diba? So it's just a matter of i-ano nyo na lang sa lecture na yun. May magturo yung windage, yung layo, and then zeroing, lahat yun. Scarce yung bala, kaya we will depende. Very may. So, yun yung ano. Atila, thank you ha. Alan Pascual, hello po, idol. Maraming salamat, Alan. Palakasin ang kakayahan ng Navy at Air Force. Alam mo, Atila, 30 years na ang AFP. Oo, 30 years na. Unang 15 years na tranche na 3 horizons. Panahon ni Ramos. Nag-glops yun, wala nangyari. Wala masyado. Tapos, si Pinoy, dalawang taon, 2012. Meron na naman. 15 years na naman. So, 30 years, matatapos sa 2027. 2027, 2028. Inagat yung pa ako, walang nga kayo. Ang sakit nun. Tapos sa ang ano doon, ang 30 years. You know, it's not that the armed forces is sleeping eh. No, sleeping on post. Ang problem is funding eh. Yung Congress natin ang may problema, tsaka Senate. Hindi nila sineryoso. No? Nagmamarunong. Ang parang ano ng Congress natin tsaka Senado is yung mga project na babangoy yung mga pangalan nila. Hindi ba nauso ngayon nakalagay yung mga pangalan nila sa mga ano, mga project, infra? Ultimo yung bag lang na ayuda, nilalagay pa yung mukha eh. Kaya nga dapat nga may batas tayo na ano eh, na maglagay ng mukha, barilin eh. Yung ganun, putuli ng ulo. Dapat doon ang ayuda nakalagay from the people of the Philippines. Ganun. Hindi, lalagay yung pangalan ng politiko as if kanya galing yung pera, no? Mga walang yan nga eh. Pero, yun nga, iwas yung politika. Ano muna tayo? Bayan, no? Yung preparation natin. Kasi hindi biro-biro, no? Hindi biro-biro yung ano, yung problema natin. Yung nagulat niya ako dun eh, yung incident na yan sa West Philippine Sea. Shucks! Otra vez, hindi tayo pahanda. Kung biglang magkaroon, yari tayo. Kaya nga kami ngayon, double time eh. Double time kami. Okay. Thank you, Atila. Alan Pascual. Pa-shoutout idol from Kasiguran, Aurora. Alan Pascual, baka dyan pumasok sa inyo, sa Aurora. Kamusta kayo dyan? Ingat lang kayo. Tom and Jerry, dapat magdala na rin sila ng ginunting o
pinuti na itak. Sanay naman sila sa man-to-man combat dito, kaya tirador na goma na lang nakakainis. Oo nga, nakakainis. Oo. No, ay, di ba nakakainis nga? Kung ikaw talagang Pilipino, mainis ka talaga eh. Yung nagngingit-ngit tayo, bakit? Okay lang mainis tayo, kasi hindi naman natin gusto yung gera. Hindi naman natin pinagdadasal na magkabarilan, magkaspatayan. Ang kinangingit-ngit natin, kaya huwag kayong matakot na mainis. Huwag kayong matakot na magsalita na nagagalit kayo. Okay lang yon. Pero dapat yung inis ninyo should be directed not sa armed forces. Dapat dun sa kalaban, dun sa kanila. Sila naman ang, hindi naman mangyayari yan kung hindi nila pinipigil yung resupply mission natin. Hindi mangyayari yan kung hindi nila inaangkin ang area na para sa atin, na may desisyon. Hindi mangyayari yan kung respeto nila international law. Yan, dami nila kasalanan eh. Kaya nakakainis. Nainis tayo kasi niyurakan yung dangal ng Pilipinas. Hindi tayo nire-respeto. Samantalang tayo, DFA, gobyerno ng Pilipinas, respeto ng respeto sa mga hinayupak na yan. Doon ang yun, nakakainis yun. Kaya dapat baguhin natin yung mentalidad natin. Yung mga pro-China, no? At saka, ay, naka. Sige, invoke na lang yung mutual defense. Magkasubukan, tingnan natin. Invoke na lang. Magkasubukan. Tingnan natin kung yung Amerika tatayo ba? Kung totoo ba yung sinasabi nyo, pinapasa nyo kami o ginagamit nyo lang kami? Magkaalaman. Ngayon yung China, malaman natin. Matapang ba talaga kayo? Kaibigan ba kayo? Papuntahin nyo dito yung mga sundalo nyo. Ubusin namin. Magkaalaman tayo. Puta na kasi mga yan, ano? Ay, ako. Elmer Pido, good afternoon. Magandang hapon from Davao. Elmer Pido, hello Davao. Oh, masaya kayo, ha? Nag-resign na si Sarah. Ronald Galvez, good afternoon, Captain Dado from Malolos, Bulacan. Oh, kabayan. Ang nanay ko, taga Malolos, Bulacan. Ronald Galvez, sumalangit na may nanay ko. Ganon kaya talaga ang iniisip ng presidente natin? Ewan ko, hindi natin kusapin natin. Pagka nakausap po yun, tanungin ko, Mr. President, ikaw ba'y nagtuturoga? Ikaw ba talaga'y nagtuturoga? Hindi, advice ko sa'yo, magpa-drug test ka na lang, di ba? Ganun yun. Simple lang yun, no? Ay, inisip mo ba ang Pilipinas? Ang mahal-mahal ng bigas, eh. Oh, solusyon na natin. Sayang si BBM, ano? Binoto ng tao, tapos nun. Nabudol yung tao. Ewan ko ba kung anong, kung ginayuman niya yung tao? O ano? Ewan ko ba? Mingay Kulot, maraming salamat. Good day, FGF, sabi ni TJ. Maraming salamat. Oh, may star si TJ, oh. May star. Bicolanong Makulit. Bicolanong Makulit with my companion reporting, sir. Maraming salamat. Oy, mag-form ka na, Bicolanong Makulit, ha? Ng squad mo. Mag-form ka. Para mag-commander ka dyan sa area mo. Atila, tama na yung sisihan ni sisihin. Tama na yung sisihin si PPBM. Yung mga Pilipino, yung mga pinuno na AP dapat singilin sa nangyari. Last June 17 sa training pa lang, kulang na napsok. Tinuruan lang yata sila paano lumangoy, kulang sa hand-to-hand combat. Hindi, marunong yung mga yan. Oh. Ang problema, too much restraint. Yan yung problema. Too much in their mind na umaandar na mga bilin-bilin, order-order. Huwag kayong mag-engage, huwag kayong mag-engage. Kahit kayo sinapak na, huwag kayong mag-engage. Kasi baka magsimula yung World War dahil sa inyo. Yun, too much to think about. Yun lang yung sa akin nakikita ko. Too much restraint. Too much restriction. Too much na parameters, yung rules of engagement. Dapat ease up on that. And then give the commanders on the ground. Decision nyo.
susuportahan ko. Strait Duterte yun, na. Sige, mag-desisyon kayo. Sagot ko kayo. Ganon. Yung mga ganon ba, no? Hindi pwede yung, wag yan. Anong gagawin na sundalo? Naalala mo yun? Wag number one, wag number two, wag number three. Ewan ko, hindi ko nailiste. Kaya pagdating ko sa actual, wala na. Tameme na yung sundalo, hindi na alam kung anong gagawin eh. Sa daming bawal eh. Magdala ka ng baril, nakakalas. Puta, saka nakakita. Kung yung baril para sa resupply doon sa BRP Sierra Madre, ba't sila kailangan kalasin nyo? At ilalagay sa bag pa. Eh, buo yung baril na ganyan, naka-ready to fire. Eh, kasi sayang naman yung baril, di bumagamit, nakakalas eh. Anong toko ayan talaga, oh. Sorry, AFP, no? Gagalit lang ako dahil sa hindi na practical eh, no? Hindi na practical. Yan yung tinatawag namin ni General Canyeso na you follow orders to the best of your you follow stupid orders to the best of your stupidity. O yun. Yan yung operating ano dyan. You follow stupid orders to the best of your stupidity from the chain of command down. Stupid. Mas stupid ako. Anak ng tokwa tayo. Eh, ganun din yung China. No, you follow orders to the best of your stupidity. Nag-order si Xi Jinping. Ang bumaba, oh, yan, may itak. May itak sila. Binutas. Huwag kayong papayag na makadeliver yung mga Coast Guard. Yes, sir. Oh, yun, hinarang. Oh, sila ngayon yung bida. Talunan tayo. Ay, nako. Okay. Hi, Ronald Galvez. Sir, in case na magkagera, paano na po ba yung magiging movement ng BGU? Tanong lang po, sir. The BGU will not move. No? The Barangay Guerrilla Unit, stay put kayo sa barangay nyo. You are creating yourself sa Barangay Guerrilla Unit to defend your family and your barangay. The family is in the barangay. The barangay was created because of so many families. If you coordinate with each other, you have your barangay guerrilla unit, you stay put unless na sinabi namin umalis kayo dyan at ang daming inchik dyan na papunta. Yun, that's the only na aalis kayo. Never kayong gagamitin, never kayo magpapagamit na to defend other barangays. Okay? Why? Kasi yung barangay na kabila, meron din barangay guerrilla unit. You are there existing to defend your families. Yun lang yung hinihingi natin. Defend your family, defend your community. May 1,000 kayo sa barangay, kung lahat kayo, kalahati sa inyo, na barangay guerrilla unit, kalahati, lahat ng lalaki. O, isipin nyo, ilan yun? Kalahati, 500. Kung 1,000 yung sa barangay, 500, isang batalyon yun. Eh, ang patatala ng kalaban, ano? Isang batalyon, magandang laban yan, 1:1. Oh, you stay in your barangay.